Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Talagang linabas nga ang ebidensya na magpapatunay nga di umano na talagang binuwag nga ni General Bantag ang mga kubol sa loob ng bilibid. Dito natin makikita nataliwas nga sa sinasabi ni General Katapang na hindi nga nasira ang mga kubol sa loob ng bilibid at paggawaan ng mga pulburon at ng Mary Jane. Ngayon nga na tila bistado si Katapang na ito ay tila gumagawa na lang siya ng sariling imbento at paninira laban kay DJ Bantag para masisimuli ito. Ngunit hindi nga magpapatinag itong si DJ Bantag dahil sa kagagawan ni General Katapang na makikita naman natin na kinampihan nga ng mga General Army at ng mga ibang kapulisan. Itong si DJ Bantag na talaga naman talagang pinatunayan ang kanyang serbisyo nung siya ang nakaupo sa Bucor Bilibid na talagang nabawasan at natanggal ang mga pulburon at hindi na nakakapasok ang mga illegal na equipment. Ngunit ngayon nga sa pamumuno ni General Katapang at ni Angeline Bautista ay tila bumalik nga ang mga kabalbaran at sinabi pa ni Molly na talagang nag-GGcash di umano ito ng mga pera at may ebidensya pa sa matataas na mga opisyales. Kaya naman walang kawala ang mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan at pera na tila sinisira nila ang buhay ng kabataan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Oras na ibinigay niyo po sa amin, sinagot niyo po kami. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito. Alright. Samantala bayan, nasa linya po si Congressman Dan Fernandez, ang chairman ng House Committee on Public Order and Safety, na nagsagawa na po ng unang hearing at may hearing pa po next week. Magandang umaga po, Chairman Dan Fernandez, sir. Good morning, partner Erwin, sa lahat ng mga nagsubaybay mo. Magandang kasama po natin si Miss Nina Corpus again, kong Dan. Sir, isa na naman nakarating na sa inyo, sabi mga kahapon, sabi mo may nagbalita na sa inyo na isa na naman nga PDL ang patay. So si Katarohan nawawala, yung isa namatay sa riot. So in a span of about a couple of weeks, tatlo kagad ang patay. Or ibig sabihin, isa nawawala, dalawa ang patay. Hindi ba kayo medyo nababahala na rito, Kong Dan? Kaya ano, Kong Erwin, kaya yung resolution mo talaga timely. At nung kinuwento mo sa akin istorya diyan tungkol doon sa nawawala, ako ay really decided and felt that I have to do my ano no my job and responsibility, kaya ipinasok ko doon sa committee para pagbutuhan yung moto proprio. And true enough, ano, doon sa gut feeling mo that we started from that, ay nakita natin at eventually yung pinag-uusapan natin na sabi ko nga sa'yo na mukhang may mabubuksan kang Pandora box dyan. Mm-hmm. Ayan na nga, naglalabasan na yung mga nasa loob. Ano? Uh-huh. So eventually, we have to be thankful din, no, sa sinimulan mo. At ngayon ay mukhang lumalalim na lumalalim itong storya. And we have to dig deeper. At as a matter of fact, ay nagpapasalamat tayo dahil maraming mga taga-Bucor din ang bibigay ng kanilang mga masasabi nating evidences. Opo. And we have to prove doon sa hearing yung veracity ng mga reports that was given to all of us. Uh-huh. And yun yung trabaho natin in order to find out what are the amendments that we're going to draft doon sa 10575. Mm-hmm. Yan naman po yung trabaho natin para mabalansi po natin kung ano talaga yung dapat natin baguhin. As a matter of fact, alam mo naman, Rowena, doon sa usapan natin ng mga congressman and sa mga Bucor, admittedly, maraming problema. Maraming talagang inaalaw na hindi nakalagay doon sa operating manual. At yun ang dapat natin baguhin.
Congressman Dan, paano po kaya kung hindi mahanap yung katawan ni Cataroja? Well, I think niya dyan, i-culpability yan. Kumbaga, napapabayaan na natin yung mga ganyang klase ng mga responsibility nila na parang nagiging parang ano na sa atin, normal na. Kasi may mga nakakawala, may nawawala, may pinapatay. So yung sinimulan na to ni Congressman Erwin is a eye-opener to all of us na isa lang pagkakamali dyan, dapat yung penalty na nakalagay doon sa operating manual nila should be followed. Mm-hmm. Eh kung hindi pa na magnify to ng media, ng Congress, I think wala, tuloy-tuloy lang. Yung may namatay na naman kahapon, Erwin, palagay ko parang gano'n na lang. Walang tinanggal, walang pinarusahan, walang kinaduhan. Diba, I think yung pag-release sa mga position nila is not enough. It should be a culpability, a responsibility among those officials who have been relieved of their position. Okay. Unless they have proven na talagang, well, it's up to the court at for us to validate, diba? Opo. So, narinig niyo yun, mga kaibigan? Diba? Tama yung sinabi ni Kong Danny. Pag meron pong nawawala, meron natotodas, ang dami ng natodas nung prior doon kay ano, pagkatapos pala kay Cataroja, ang dami ng natodas, no? Tatlo agad ang natodas, mga kaibigan. Pero, ang tanong kasi ni Kong Dan dyan, guys, bakit kasi walang natatanggal, wala kaagad nare-relieve, walang nakakasuhan, walang nakukulong na mga opisyal? Kasi kailangan dito, guys, may masampulan ni. Kailangan talaga dito, mayroon talagang mananagot. At kailangan kalaboso, kulong, para makita ng mga tao na seryoso po ang gobyerno, mga kaibigan. Kasi kung palagi na lang ganyan ang mangyayari sa loob ng Bucor, guys, no? Pag may manawawala na naman, may matotodas na naman, ganun ulit. Hindi naman nila tatanggalin yung mga official kaagad. Di ba? Katulad ni Bautista, nakailang years pa siya sa Bucor. Buti nga ngayon, tinanggal na talaga siya, tuluyan na eh. I mean, nag-resign siya. Pero tinanggal, malamang, tatanggalin talaga siya nun. Patay itong si Kaduwag, hindi na rin nagpapakita sa Bucor. Malamang sa malamang, mga kaibigan, kailangan talaga silang masampulan. Kasi pag hindi, guys, paulit-ulit ang ginagawa nila dyan sa Bucor. Hindi, wala pong katapusan yan. Di ba? So, punta na po tayo dito kay General Bantag, mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong 100 million aspa sa lubong po, guys, no? 100 million aspa sa lubong, ha? Imagine ninyo. 100 million, mga kaibigan. Ito po, i-play po natin, guys, no? Bigyan po natin ng reaction. Ibabayad na lang daw ito sa mga politiko para tanggalin siya sa presyo. 100 million gift that turned into a bounty. Kahit pa ilang pera ang isuhol nila sa akin, wala yun. Sabi ko nga po sa mga personal ng Bucor, hindi ako pumunta dito para magpayaman. Pumunta ako dito para ayusin kayo. Ito po siguro ang masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, may pag-asa pa po. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kahit ganyan man kabigat mga problema natin. Kasi mayroon po tayong Diyos. Sa Diyos lang po tayo humuhugot ng lakas. Kung sa tao lang po yung tao namamatay, pero ang Diyos po natin. Opo. Kahit ano po yan, kahit kamatayan, harapin po natin yan. Basta mayroon po tayong Diyos. Nakakaiyak yung part na yun eh, no? Nakakaiyak yung part na yun kasi nga, syempre guys, makikita mo talaga yung pagkatao ni General Bantag eh. May prinsipyo talaga si General Bantag, mga kaibigan. Meron talaga siyang paninindigan at meron po siyang paniniwala sa Panginoon. God-fearing po siya, guys. So, sa character po ni General Bantag dito, guys, makikita nyo na imposible po yung mga paratang sa kanya eh. Diba? Makikita mo sa tao eh. Makikita mo sa tao yung sinceridad, no? Yung sincere siya.
lalo-lalo sa pangapananalita niya, pagsagot niya sa mga tanong. Doon mo makikita ang totoong pagkatao ni General Bantag sa kanyang karakter, mga kaibigan. 100 million na suhol, pasalubong, hindi niya tinanggap. Doon pa lang guys eh. Sa 100 million na aspasalubong, makukonfirm muna na si Bantag po ay maprinsipyong tao. Hindi siya cheap. Hindi siya katulad ni Atapang, hindi siya katulad ni Kaduwag. Hindi siya katulad ni Bautista na pag tumanggap ng pera sa loob ng bilibid, left and right, so clean and bright. Kaya yumayaman yung mga hinayupak na yon, sobrang yaman na nila. Pero si General Bantag, mga kaibigan, hindi niya pinansin ang 100 million aspa sa lubong. Sabi nga ni attorney ano eh, attorney, sino bang nagsabi na? Attorney Topacio ba? Or si attorney Panelo? Or si Kong Arnie? Na yung 5 million, okay pa eh. 5 million, 10 million. Pero pag sinabi mong 100 million, imposibleng tatanggihan yan eh. Ay, si ano pala? Si Mayor Magalong pala nagsabi nito. Di ba? Pag 100 million eh, imposibleng tatanggihan ng tao yan eh. Pero si General Bantag po mismo ang nagsabi guys. Hindi niya tinanggap ang 100 million as pasalubong. Mahiya naman kayo. O ito po, panoorin po natin. Medyo nakakaiyak talaga ito mga kaibigan. No? Pasensya na kayo ha. Alamin po natin to guys. Si Bantag ay kilalang berdugo. Mahigpit sa pamamalakad. Kinatatakutan sa bilibid. Ay, bahala kang magtanong. Pero yan, hindi lang tatlo. Lahat ng commanders doon. Pinanatan ko yan. Bukod sa mga katagang ito, nakilala si Bantag dahil tuluyan itong giniba ang mga kubol sa NBP. O ayan, nakita niya na. O asan na may mga bashers? O mga bashers, pasok kayo. Ayan o, tuluyan niyang giniba ang kubol sa bilibid. O tingnan niyo sa video o. Kaya nga pinakita ko to eh. Kita niyo? Merong ano sa likod o, bakho? Ayan o, giniba niya lahat doon. Sino nagsasabi na hindi giniba? O, pagmasdan niyo yung video na yan, tingnan niyo. O, asan na ba yung mga bashers? Mga bashers, lumalabas lang kayo pag tapos na yung live eh. O, ayan na o. Tingnan yung background yan. Sirang-sira po ang mga kubol. Sa loob ng bilibid yan. Bagay na ikinagalit ng ibang mga inmates. Si Bantag rin ang nakapaglinis at patuloy na lumalaban sa mga drug lords sa NBP. Sa dami ng nakabangga at nakalaban ni Bantag, paano nga ba siya babawian ng mga drug lords? Una pa lang, 100 million ang balak ibigay sa akin as pasalubong. Ngayon, itong demolition na ito, willing silang gumastos para lang maging kaibigan nila ako at magawa nila yung kagustuhan nila. Marami ang nagsasabi na dahil hindi tinanggap ni Bantag ang suhol ng mga drug lords. Kahit pa ilang pera ang suhol nila sa akin, wala yun. Sabi ko nga po sa mga personal view ko, hindi ako pumunta dito para magpayaman. Pumunta ako dito para ayusin kayo. Yun po ang sinabi ko. Ibabayad na lang daw ito sa mga politiko para tanggalin siya sa presyo. 100 million gift that turned into a bounty. Returning all seconded BJMP members to back to their mother unit. Pinababalik ko lahat yung mga na-floating na mga Bucor. Bakit ibinalik ni Katapang ang mga dating tinanggal ng ombudsman na opisyal ng Bucor? Dahil sa isyong graft and corruption. Ito na ba ang sinasabing pagbabalik ng mga drug lord sa New Bilibid Prison? Sasamahan namin. Ang sarap naman, ang ganda naman ng pagano, pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Eh bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. Kahit. Oh, narinig niyo yun? Pag nag-party daw sila, nakikiparty din siya. Siguryo talaga. Oh, nakita niyo yun ha? Ito, yun na, ebidensya na po yun guys. Talagang giniba niya. Giniba niya talaga ang buong ano, buong mga shanties doon, yung tinatawag na shanties, mga kubol.
Oh, at inamin din ni Katapang na pag may mga party-party doon, nakikiparty na rin siya. Oh, kaya dapat lang talaga siyang mawala doon sa Bucor kasi hindi niya kaya, guys eh. Hindi niya kayang maging director general ng Bucor. 'Di ba? So ito po guys, tuloy po natin. Eh medyo nakakaiyak na po 'to mga kaibigan, no. Pa ilang pera ang isuhol nila sa akin. Wala 'yun. Sabi ko nga po sa mga personal ng Bucor, hindi ako pumunta dito para magpayaman. Pumunta ako dito para ayusin kayo. Yes. Ito po siguro ang masasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Tama. May pag-asa pa po. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kahit ganyan man kabigat mga problema natin. Kasi mayroon po tayong Diyos. Sa Diyos lang po tayo humuhugot ng lakas. Kung sa tao lang po yung tao namamatay, pero ang Diyos po natin. Apo. Kahit ano po yan, kahit kamatayan, harapin po natin yan. Basta mayroon po tayong Diyos. At yun po ang ating tapang. Tumayo po tayong lahat. Labanan ng lahat. Naasahan ko kayo, namin kayo, na magpakasak. Ito kung ang gera nga hindi nyo inatrasan, di ba? Ito lang, kailangan maging matibay ka sa lakas at dami ng suhol. Alam naman natin, daming drug lord dyan, di ba? Ano bang expect mo sa mga drug lord? Binibili ang pati kaluluwa yata, di ba? For me kasi, the very reason that's why sinasabi natin na we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal. Hindi siya pro-victim kamukha namin, ano? Kami ba nabigyan ng second chance yung mahal namin sa buhay? One is certain, ang mahal namin sa buhay is 6 feet below the ground while itong mga kriminal na to, eh, na-enjoy lahat nila yung benefits, the right to get a lawyer, the right to file motion for reconsideration, and all the rights, no, to get a counsel, lawyer, samantalang yung mga mahal namin sa buhay, ang isang sigurado, 6 feet below the ground sila. So to should be addressed strongly. Ang pananaw po namin dito, pag mga hardened criminals, dapat kamay na bakal, hindi malamya, at yung salita, no, yung mensahe should be strong simply because this is the only language para maintindihan ng mga kriminal. Kung hindi man nakausap nung nag-coordinate kay General Bantag, si General Bantag mismo, bakit hindi nila pinarating kay Bantag kung hindi ano, diba? So ano yung reason nila na hindi ba nila nakita yung sense of urgency ng ongoing investigation na kailangan ay ma-resolve natin yung kaso? Or kung nakarating man kay Director Bantag yung initial coordination na yon, ano ang mga actions na ginawa niya? Dilema, hinostage, patay ang tatlo. Di ba tatlo yan? Ba't mo hindi i-relieve din ng PNP? Tatlong buhay yon, isa kay Percy Lapid. Bakit? Ano buhay ba ang pinag-uusapan dito? O yung interest nilang... Ewan ko kung anong interes. Anong nakakabase yun? Tatlong buhay ng Muslim yan, ha? Senator Robin Padilla. Ang sinasabi doon, kaya nagwala yung mga yun, pinababoy ang pagkain nila. Eh bakit? Diba? Tapos ng hostage. Eh hostage si Dilima, wala nang tatakbon yung mga yun, tatlong yun. Papatayin ka talaga yan. Ng hostage ka eh. Kung susundin yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag-suspend sa inyo dahil sa isang incident. Wala sa ayos. Wala sa ayos. Wala at sa ayos. Kung yun ang gagawing pattern, dapat sibak din si PNP Chief. Hindi siguro dapat siyang masibak. Pero basing on my experience sa naging situation ko, dapat sibak din siya. Nararamdaman niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili niya? Oo, tama nga. Tama yung sinasabi mo, Katunding, na parang ako na nga. Dahil ang dami, 160, bakit hindi i-relieve yun ng BJMP na sinasabing nandun doon yung middleman? Sabag, hindi siguro namatay yun. Pero ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Expose din ninyo yung 159. Baka tumakas din eh.
Ba't nandun sila? Ba't sila nakaano lang sa akin? Tama. Yung mastermind, sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Sa totoo lang, yung early ano na yon, early press con na yon. Tama bang mag-press con ka sa totoo lang na hindi pa luto ang lahat? Wala akong option katunyin kundi sabihin sa kanila, pumalpak sila doon. At maraming nagsuffer. Nung totoong pinatay yung Villa Morian, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila expose na, oh, ito na yung gunman nyo. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Eh di nagklinti-klintikan na. Pumakas na yung mga yun. Hindi na sana namatay yung sinasabi nilang Villa Mor. Diba? Yun lang naman ang susi dun eh. Namatay na yun. Kung yun talagang totoo. Eh kung fall guy, puro fall guy. Kasi sabi niya, ang dami namang middleman. Middleman? Middleman? May PGMP pa. Saan ba talaga? Ilan bang dapat mag-middleman dyan? Tama, no? So yun po mga kaibigan, si General Bantag. Balik-tanaw lang po yun guys, no? Pinakita ko lang sa inyo mga kaibigan kasi marami tayong bashers eh. Hindi daw sinira yung kubol. Ayan na nga, sinira na nga eh. Klarong-klaro na nga sa video eh. Ayan oh. Oh, ayan oh. Oh, oh ayan oh, sinira ni Bantag yung mga kubol oh. Oh. Ayan oh, giniba niya guys oh. Para po ito sa mga bashers no, panoorin niyo uli. Yung nagsasabi na hindi sinira ni General Bantag ang kubol, ito para sa inyo, ito panoorin niyo. Oh, ayan oh. Daw ito sa mga politiko. Ayan oh. Para binuldoser oh, ayan oh, kita nyo, bako yun eh. Oh, ayan oh, oh. Paano niya sinira lahat oh, ayan oh, oh. Ito oh, panoorin nyo. Bantag rin ang nakapaglinis at patuloy na lumalaban sa mga drug lords sa NBP. Oh, ayan oh. Sa oh. Dami ng nakabangga at nakalaban oh. Ni Bantag. Kita nyo? Kita nyo sa likod ng reporter? Kung paano, paano winasak yung mga kubol? Tingnan nyo yung gaano kalaki ang nilinis ni Bantag sa loob ng Bucor, mga kaibigan. Tingnan nyo, pagmasdan nyo. Tapos ngayon ibinalik ni Kaduwag yung mga kubol. Oh, sino ngayon ang ano? Sino ngayon ang walang kwentang general director sa Bucor? 'Di ba? Kasi kung sinasabi niyo na si Bantag, kasi palagi niyong sinasabi, palagi nilang sinasabi. Palagi nilang sinisisi yung dating administrasyon eh. Yan ang depensa nila eh. Kasi yung dati daw namuno sa Bucor, hindi daw nilinis, hindi daw tinanggal ang ang kubol. Ayan oh, tinanggal nga oh, you know? Binakho nga eh. Binuldoser. Ayan oh. Kitang-kita po 'yan sa video. Hindi nagsisinungaling ang video, may reporter pa nga eh. 'Di ba? Nagalit lang kayo kay Bantag kasi nga hindi na kayo nakakainom eh. Wala nang tilapia. Wala na eh. Wala nang mga sugal-sugal. Wala na yung mga concert-concert. Natigil lahat. Nung umupo si Bantag sa Bucor, naging pantay-pantay kayong lahat sa Bucor. Wala nang mayaman. Tanggal lahat eh. So hindi na kayo nakakainom ng mga mamahali na alak. Kasi kung yung sinasabi nyo na hindi tinanggal ni Bantag yung mga ano dyan, yung mga maliliit na mga tindahan dyan, kung saan dyan nang gagaling lahat ng mga kontrabando eh. Ayun no, kitang-kita sa video, tinanggal niya. Kapag hindi pa kayo naniniwala dito, ewan ko lang sa inyo. Lahat ng commanders doon, pinanatan ko yan. Oh, lahat ng commander binanatan ni Bantag sa loob. O yan o, ulitin nga natin para maano kayo, para naman magising kayo. O ulitin natin konti lang. Bantag ay kilalang berdugo, mahigpit sa pamamalakad, kinatatakutan sa bilibid. Ay, bahala kang magtanong, pero yan ba hindi lang tatlo, lahat ng commanders doon, pinanatan ko yan. Bukod sa mga katagang ito, nakilala si Bantag dahil... Oh, giniba oh, yan oh, giniba oh. At sinabi niya, lahat ng commander binanatan niya, mga kaibigan. So, hinwala siyang kinakatakutan, guys. Well, mga kababayan, napakalinaw nga sa pinakita at talagang
ginawa ni DJ Bantag na sinira ang mga paggawaan ng mga droga at mga illegal na gawain sa loob ng Bucor Bilibid sa kanyang pamumuno. Kaya naman hindi makakalusot itong si Katapang na ito sa pagbibintang kay DJ Bantag dahil may ebidensya. Kaya naman panigurado na makukulong at kakalad ka rin ito sa Senado. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.